yung Sinimalaya CCP dahil kanila na-produce itong pelikulang mahal na mahal namin. Isang pelikula tungkol sa mga taong invisible, yung bang mga nakasalamuha natin sa mga hotel, sa mga restaurant, sa mga sinihan, ganyan. Pero madalas na hindi naman natin talagang nakikilala. So itong pelikula na ito para sa kanila. At para sa atin din na madalas silang nakakasalamuha. Yung Endo ay isang love story. So sana ay kung mapanood ninyo, medyo mainom din kayo ng konti. Pero at kumainom man kayo, sana huwag kayong mahihiyang ipagkarag sa mga friends ninyo. At para dumami yung tumanghilig sa Endo at sa mga Indies, sa mga Pilipinong Pilipino. So yun, at yun. Pinakasalamatan ko ulit si Direk Emma, yung bumubuo ng Endo lahat, yung staff and crew, yung UFO pictures. Maraming salamat sa napakagandang experience ito. Sana ma-enjoy ninyo yung pelikula. Mabuhay kayo lahat! Also with us is the writer with Michiko Yamamoto and Raymond B. of Endo. He's also the director. He says he's not an author, Jay Castle. Hi, salamat po for being here. Masasalamat ako yung mga hindi pa naman hindi ang senior learner at saka ang UP cineasts at ang lahat ng dito kayo ng mga teachers, students, mga kaibigan, mga kapwa-autista. Sana po mag-enjoy kayo sa Manila. Thank you. There will be an open forum after the screening and a panel discussion featuring academics and labor experts. We hope you'll stick around for that and join in the discussion. Meanwhile, enjoy the film. We'll be back after the screening. Anak, ito ang konting nagagaling sa loob. Kasi nagagaling dahil you have one character na playo na patay na mga pangarap. Makikilala niya ang isang taong pagdating niya na nabubuhay para sa pangarap pa rin niya. So nandun yung konting. At yung plot na hindi minamanipulate, nagagaling mismo yung development ng plot mula sa pagkatao ng mga characters niya. So, sir, sa tingin mo ba, happy ending ba yun? Well, I was going to go with that. So, yung romantic comedy, ang ending niya, usually, you know, lahat in the end, happy. Dito, hindi. Kasi, yes and no. I mean, yes, dahil naniwala na sa ulit sa mga pangarap. At sabihin, mas tama siya din. Pero, alam natin na hindi rin happy ending kasi ang narrative niya alis din. So, parang biktima sila nung ganitong klase ng economic situation. At ang magagawa mo na lamang dito ay patuloy na umasa at buhayin yung mga pangarap. So, siguro doon na lang. Thank you very much. Now, si Ms. Maynilay of the Pro Labor Assistance Center. We'd like to get your views on the movie and also your insights on the kind of lives that the contractual laborers lead and how true this movie is to the reality. Magandang gabi po sa inyo lahat. Actually, makita ko yung bilang abogado ng mga manggagawa, nakita ko yung kung paano in a very artistic way, romantic at that, yung napakita yung yung sufferings ng mga manggagawang Pilipino na na-trap sa sistema ng contractualization of labor. Ang sa kabuuan na lang sa plot, hindi ko makita yung realization na lang na talagang it's becoming a system na paano, how to do away with it, parang gano'n. Parang lumalangoy sila lahat sa sistema at meron akong yung sayang no, na
sana merong eye-opener doon na makapagsasabi man lang na bakit ganito na nangyari sa akin? Parang ganon. Kasi lumalangoy lang nun yung plot sa romantic side of it na sa tingin ko may kulang doon sa pagtingin kung paano as a system nagiging instrument ito para lalong exploit yung Filipino labor. At hindi lang doon sa puntong yun, sa exploitation, kundi yung systematic na ginagamit ito ngayon para patayin yung pangarap ng mga magagawa na magkakaroon ng lakas, no? Lakas sa pag-organisa at that they can protect their rights, ano, sa workplace nila. Inutin yung pag-union at eventually pinapatay yung union sa workplace. Maski hindi ganun ka, ano, na yung punting ang manang sana silid doon sa punto na yun. Sana, ano, na may ganun So, before we move to our labor rep, maybe the director can explain a bit of why he chose this particular venue as the setting for his romantic comedy. Yung idea yung simula nung kasi pag-uwi ako, nadadaanan ko yung may isang labor strike sa isang department store. Tapos, hanggang sa nakakatuwa ko sila. Tapos, nung nakwento nila yung practices ng establishments sa kanila, na nakonday ko siya sa buhay ko, na tulad nila, parang walang sense of future. Tapos, nakonday ko din yan sa general na feeling ng mga peers ko, na parang lahat, na parang marami sa atin, sa amin, na parang hindi ko doon yung knowledge, insecure. Tapos hindi na basta sa trabaho, pati sa relationships. Tapos na-apektuhan naman ang klaseng buhay, yung pag-behave natin, and pag-deal natin ng relationships sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kasintahan nila. So, yun ang simula. And at nag-start siya, I wanted to make a character study of that kind of man, a young Filipino male na worker. Meron kami group by year for pictures. Finish ko yung idea as a love story of a love on a budget. Kasi kahit may kadiyan ka, gumagastos ka, and hindi madali. So, yun, doon nagsimula yung idea. Tapos doon namin sinimula yung pag-develop. Okay, so si Joshua naman, I'd like to ask him, totoo ba yung pelikula sa nalilaman mo tungkol sa mga Endo workers at happy ending ba siya? Ano siya na?